ang biyayang pangako niya sumilay na. Sinauna mong hangarin ang tao ay tusin upang siya ay makapiling mapag-irog na Diyos natin. Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo na ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo na sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mo na sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta?
Susukatin ko ang luwag at haba ng Jerusalem. Sagot niya, walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya ay lulukob sa buong lunsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo ito na sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng
tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang ating Panginoong Jesus, laging sinasabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay ipagkakanulo. Ang ibig sabihin niyan, habang si Jesus ay nabubuhay sa lupa, maraming tao ang kakalaban sa kanya. Maraming taong kukontra sa kanya. Maraming taong magkakanulo sa kanya at pakikirapan siya ng gusto at walang tigil at siya ay ipapapatay. Tayong mga Kristiyano, lalo na tayong mga Katoliko, ay sa kasalukuyang mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Sa makatuwid, kung ano ang nangyari sa ating Panginoon nung siya ay nabubukay sa lupa, yan din ang mangyayari sa bawat isa sa atin sa kasalukuyan. Habang ipinapalaganap natin ang mabuting balita, habang naglilingkod tayo sa lahat ng tao, habang gumagawa tayo ng mabuti nang walang tigil, marami ang taong kakalaban din sa atin. Pakihirapan tayo ng gusto at ipapahamak tayo sa lahat ng paraan. Yan ang kapalaran natin, mga Kristiyano, lalong-lalo na tayong mga Katoliko sa kasalukuyan. Kung ano ang ginawa ng mga tao sa ating Panginoon noong nasa lupa siya, yan din ang gagawin ng mga tao sa atin sa kasalukuyan. Kung ano ang ginawa nila sa Panginoon, gagawin din nila ito sa atin. Yan ang ating kapalaran dito sa lupa, tayong mga Katoliko. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni Kristo na ating Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.
sa pamamagitan niya ang lingkod na nagdurusa. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Ama ng lakat ng awa. Ang ating tugon, Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang kapayapaan at pagkakasunduan naway mamayani sa samahan ng mga bansa at lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. At inawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway mapalayas sa kanilang pagkakasala at magtamo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang anumang pagdurusa sa darating sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan
ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinakakayag namin ng may pananampalataya na matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sabayang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagtalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.